eh, mga anak. Kasi puro mga bata yung interview ko eh. Ito, isa na naman na teacher dito sa bahay na to ang ating interview ngayon. At walang iba kundi si... Ako pala si Scott Orson Arcubillas. I'm a middle school special education teacher. Ayun, pag sinabing special education sister, teacher, ano ba talaga ang ibig sabihin ng special education teacher? Teacher po siya sa mga estudyanteng under sa special education. Ayun, mga special kids? Is that what you mean? Oh, okay. Kasi hindi yung mga iba, they don't understand kung anong pag sinabing special ed, sped sabi nyo kanina. So, hindi ko naintindihan. That's the reason why I really wanted to know kung ano talagang ibig sabihin nun. But anyway, welcome to our segment called Miss Kita. So, ano naman ang namimiss ninyo sa Pilipinas? Ako po, namimiss ko po yung lugar namin tapos yung pagkain sa lugar namin. Okay, so pwede bang sabihin sa atin kung taga saan po kayo? Taga Bacolod City po ako, Negros Occidental. Puro talaga malalayo pala yung mga teachers natin. Kasi ako nasa north ako eh. So south po sila. So ano naman po ang na-miss ninyo doon sa Bacolod? Yung na-miss ko pong pagkain is yung Bacolod Chicken Inasal. Sandali lang. Dahil napaka-famous talaga yung Chicken Inasal, do you mean to say that doon talaga nanggaling yung origin Chicken Inasal? Ay, kanina La Paz, Bachoy, nanggaling sa La Paz. Ngayon, i-chicken inasal na nung galing pala sa ano, sa Bacolod City. I cannot believe it. So dito sa atin, dahil nandito tayo ngayon sa Las Vegas, wala ba kayong nakikita na ganun din na chicken inasal? So far, wala po akong nakita. Pero mayroon mga chicken barbecue dito. Okay. Pero iba pa rin yung lasa nung sa amin. Oo, pero kung minsan kinokopya yung salitang inasal, di ba? Ayun, maraming mga ganun. So ano man naman ang ibig sabihin na sabi nyo na talagang there's a real specialty doon na makukuha nila sa special na chicken inasal sa mga inasal lang na kinokopya ng iba? Ano ang difference? So pagkakaalam ko kasi yung chicken inasal sa amin, minamarinate siya sa lemongrass, tapos sa coconut vinegar, with garlic, and ginger, parang ganun yung pagkakaalam. Okay, so yung lemongrass pala talaga yung napaka, ano na, talagang inilalagay nilang ingredients na hindi ginagawa ng iba. Ayun! Napapalulog talaga ako dahil sa pagkain. So maliban naman sa pagkain, ano rin po ang pwede nyong may share na talagang namimiss nyo rin doon sa Bacolod? Namimiss ko sa lugar namin is yung mga bundok, tapos yung mga waterfalls doon. Ayun. Kasi may ibig akong umakyat ng bundok, tapos pumunta ng mga waterfalls. Oo, ang galing pala. So, ibig sabihin talagang kakaiba talaga ang Bacolod City. Pupuntaan na minsan. O dito po, ano kung minsan ang para bang napapanaginipan nyo na sana nandun ako ulit na hindi nyo makita dito sa Las Vegas? Yung mga bundok tsaka yung waterfalls doon. Kasi ano pa ang specific name of that place? Sa amin merong isang famous na resort, yung pangalan niya is Mambukal Resort. Mambukal? Ayun! Yung resort na yun, merong 7 falls na tinatawag. So pag sinabi yung 7 falls, talagang dito? 7, sunod-sunod yan. Ay, ang galing! Pero magkakalayo naman? Magkakalayo, pero i-hike mo talaga. Oh, magaling. So you are also fan of hiking? Yes po. Do you hike here? Ngayon na dito ka na? Nag-hike pa minsan. Ah, talaga? Saan parte? Red Rock, Charleston. Ay, ang galing. That's something that I really want to go to. But anyway, thank you so much for sharing us kung ano yung mga namimiss mo sa Philippines. And hopefully we'll see each other again. Okay? Okay, Tita Mark.